isa ang Pilipinas sa mga bansa na nasa kalagayang pinakamahirap. Kaya naman puspusan ang pagtatatag ng Iglesia Ni Cristo ng eco-farming project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tunghayan natin ang report ni Mean Corvera. Umaabot na sa halos 800 milyong katao sa buong mundo ang nananatiling nasa pinakamahirap. Batay sa pag-aaral ng United Nations noong 2017, 93% ng bilang na ito ay nasa rural areas na hindi naabot ng ayuda ng gobyerno. Agrikultura ang kanilang pangunahing ikinabubuhay, pero dahil walang sapat na kaalaman at walang akses sa mga bagong teknolohiya, mababa pa rin ang kanilang food production. Ito ang dahilan kaya puspusan ang ginagawang pagtatayo ng Iglesia Ni Cristo ng eco-farming. Sa Pilipinas, may 11 eco-farm ang itinatag ng Iglesia Ni Cristo. Kabilang na rito ang eco-farm sa Alang-Alang, Leyte. Barangay Rogonan sa Iligan City, Lanao del Sur. Paracalie sa Camarines Norte. Nueva Ira, Agusan del Sur. San Miguel sa Bulacan, Barangay Pinugay sa Baras Rizal, Tanay Rizal, Naik Cavite, Mushroom House sa New Era University sa Quezon City, Cotabato at ang Baryo Maligaya sa Palayan City sa Nueva Ecija. Ang eco-farming ay mabuti sa kanyang kabuuan dahil hindi ito nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Ito ay nakakapag-preserve ng ating kapaligiran, ating environment. At gayon din, ngayon para mapababa yung kanilang cost of production at tumataas ang ani ng ating mga halaman. Sa Paracali, Camarines Norte, nabigyan ng direktang pagkakakitaan ang mahigit 3,000 pamilya mula sa katutubong kabihog. Nabigyan raw sila ng inspirasyon at panibagong pag-asa. Maraming salamat po talaga sa Iglesia na napapunta po kami sa ganito. Dito po namin naranasan yung pag-ibig ng katulad nito. Tsaka po, ngayon lang po kami nagkameron ng ganitong komunidad. Nagpapasalamat rin ang tribo ng mahiligay noon dahil nabigyan sila ng stable na hanap buhay at napag-aaral na rin ang kanilang mga anak. Mula nang nagtrabaho kami dito sa eco-farming, malaki talagang naitulong nila sa amin. May regular na kita, naparal namin mga anak namin ng mabuti, may kinakain. At saka yung mga katutubo ko, wala na yung makakain sila isang beses, isang araw. Ngayon, isang araw, 3 beses na, saka may snack pa. Sa mushroom house na ito sa Quezon City, karamihan naman sa mga empleyado, mga residente sa Leyte na wala nang matitirahan o kaya'y walang pamilya matapos hagupitin ng bagyong Yolanda noong 2013. Dragon fruit naman ang pangunahing produkto na itinatanim sa eco-farm na ito sa San Miguel, Bulacan. Bukod sa nakakatulong ito para mapababa ang kolesterol sa katawan, marami rin itong taglay na bitamina. Pero nung nandito na po ako, yun, natutunan ko magtanim ng dragon fruit, paano alagaan ang dragon fruit. Umunlad po ang aking kaalaman sa mga pagtatanim ng halaman. Hindi lang pagtatanim kundi pati ang paggawa ng organic na pataba, itinuturo rin sa mga farm na ito para mapataas ang kanilang food production. Ang mga naani, particular na sa mga farm sa Northern Luzon, dinadala sa itinayong unlad food products processing house sa siyudad ni Victoria para doon ipagbili. Ayon sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo, libo-libong mamamayan na rin ang nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng eco-farming. Bahagi ito ng kampanya ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo para iangat ang buhay ng mga kaanib at labanan ang matinding kahirapan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sinisikap ng ating pamamahala na matulungan ang mga nagdaranas kayo ng matinding paghihirap. Kinilala rin ng mga opisyal ng gobyerno sa bansa ang ambag ng Iglesia Ni Cristo para tugunan ang problema sa kahirapan. Ako po ay nagpapasalamat din po sa Iglesia Ni Cristo. Kasi sabi ko nga po, grabe din po yung naitulong morally, spiritually, dito po sa, particularly po sa kabihog.
di lang po yun kahit yung livelihood projects po sa kanila, nalaman ko rin po marami din niyang na-implement. And lalong-lalo na po, we appreciate po yung resettlement. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1 with 25.